Nasa puninika ang noo pagkatapos marinig ang sinabi ni Marco. Tumingin siya sa triplets at nagsibabaan ang mga ito ng tingin, sunod niyang tiningnan si Marco. Let's go home, sa bahay na lang natin to pag-usapan, seryoso niyang saad. Are you mad, mommy? Tanong ni Marco Beatrix sa mahinang boses, I'm sorry. She sighed, I'm not mad, nauna na siyang lumabas ng opisina niya. Nika, sa bahay na lang tayo mag-usap, Marco putol niya sa sasabihin nito. Marco sighed, okay, wala silang imikan habang nasa biyahe sila pa uwi, the triplets are very quiet, si Marco naman ay panay ang sulyap sa kanya. Nang makarating sila sa mansion ay agad niyang kinausap ang mga anak. Marco Beatrix, hindi ba sinabi ko na sa inyo na huwag kayong makikipag-away? Nagkatinginan ang mga ito, that boy punched Marco Troy, mommy, Marco Beatrix said. Kaya gumanti ka, Marco Beatrix nodded, she sighed, pinagsabihan ko kayo na huwag kayong gumanti. Okay, naiintindihan ko kung bakit mo sinuntok ang classmate mo pero hindi ko kayo tinuruang gumanti. Sorry, mommy, hindi na po mauulit, talagang hindi na mauulit, no cakes for 2 weeks, Marco Beatrix, she said. Lumaki ang mata ni Marco Beatrix, no way, she smiled, yes way. Mommy, I punched my classmate who punched Marco Troy, Marco Beatrix said. Tumaas ang kilay niya, sinabi ko rin po na suntukin ni Marco Beatrix at Marco Janos yung sumuntok sa akin, dagdag ni Marco Troy sabay tingin ito sa mga kapatid. She crossed her arms and looked at Marco and he shrugged. Lihim na napangiti si Nika, hindi talaga papayag ang triplets na maparusahan lang ang isa sa kanila. Okay, no cakes for 2 weeks, triplets, yes, mommy, tumango ang mga ito. Good, and her triplets look sad, ayaw niyang nakikitang malungkot ang mga anak niya pero ayaw naman niyang spoil ang mga ito. Sige na, magpalit na kayo ng damit. Agad namang sumunod ang triplets, nakasunod lang siya ng tingin sa mga ito habang umaakyat ang mga ito sa hagdan. They're sad, sabi ni Marco, she sighed, umupo siya sa sofa. And you look sad also, Marco sighed, I don't want my kids look sad, bawiin mo na ang no cakes for 2 weeks sa kanila, please. Umiling siya, ayaw ko silang spoil, Marco, hindi ko din gusto na nakikita ko silang malungkot pero gusto kong matuto sila sa mga pagkakamali nila. Pero gumanti lang si Marco Beatrix dahil sinuntok si Marco Troy, Marco said, trying to change her mind. Umiling siya, you can't change my mind, tumayo siya, and I'm telling you, Marco, don't spoil them. Alam kong mayaman ka at marami kang pera, you can give whatever they want but not too much. Marco nodded, I understand, mabuti at nagkaintindihan tayo. Teka. Saan ka pupunta? Hinawakan ni Marco ang kamay niya at hinila siya nito kaya napaupo siya sa tabi nito. Her heart beats fast, agad siyang lumayo pero ipinalibot ni Marco ang braso nito sa baywang niya at napaupo siya sa lap nito. Bitawan mo nga ako, kinakabahang sabi niya, takot ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Marco. Ano sa tingin mo? Balik niya, Marco sighed, unti-unti siya nitong pinakawalan sa pagkakayakap nito na ikinahinga niya ng maluwang, agad siyang lumayo dito. Hindi mo basta-basta matatanggal ang takot sa akin, Marco. Tumango lang ito at tumayo, iniwan siya nito sa living room at pumasok ito sa isang pinto, napailing siya at pumunta sa dining area, naabutan niya doon ang magulang ni Marco na naghahanda ng hapunan, nagmano siya sa mga ito at tumulong sa paghahanda. Pagpasok ng triplets sa kusina ay agad silang kumain. Mommy, si Daddy po, tanong ni Marco Troy, hindi ko alam, Marco Troy, sagot niya. Bakit po hindi sumasabay sa atin si Daddy sa pagkain? Kung sasabay man siya, si Lolo at Lola naman po ang hindi natin kasama, sabi ni Marco Janos. Kung ganoon ay hindi lang siya ang nakapansin, pati rin pala ang mga anak niya, minsan ay napapansin niyang hindi ito nag-uusap, kung nag-uusap man ay parang napipilitan lang si Marco. Sana sabay-sabay tayong kumain, Mommy, kasama si Daddy, Lola at Lolo, sabi ni Marco Beatrix. Ayaw niya kaming kasalo sa hapagkainan, sabi ni Mami Lorena at bumuntong hininga. Galit pa rin siya sa amin, sabi ni Daddy Patricio sa mahinang boses sapat na sila lang ang nakarinig. Pupuntahan ko lang po siya, lumabas siya ng dining area at pinuntahan ang pinto na pinasukan kanina ni Marco, isa pala itong minibar ng hasyenda, nadatnan niya itong umiinom ng alak. Marco, bumuntong hininga siya,
Inaasahan ka ng mga bata na sumalaw sa hapagkainan. Kayo na lang ang kumain, pangako, bukas, kasalo nila kung kakain. Napailing siya, hindi ko alam kung ano ang problema mo sa buhay mo pero pwede ba, unahin mo ang mga anak mo, gusto ka nilang kasamang kumain kasama si mommy at daddy, ayaw mo ba silang pagbigyan? Marco scoffed, hindi sa ayaw kong pagbigyan ang mga anak ko pero wala kasi akong ganang kumain. Namiwang siya, at may gana kang uminom ng alak? He looked at her, kung alam mo lang ang dahilan, kung bakit ayaw kong kasabay kumain ang mga magulang ko, baka maintindihan mo ako. Okay, tell me, umiling si Marco, hindi mo na kailangang malaman. Madali akong kausap, kung ayaw mong sabihin then fine, tumayo ka dyan at itigil mo na yung pag-inom mo, and sumabay ka sa amin sa hapagkainan, dahil bukas ay lilipat na tayo sa Manila, at may iwan dito si mommy at daddy, hindi na makakasabay ng triplets ang lola at lolo nila, she crossed her arms. Sorry pero ayoko, madiing sabi ni Marco at uminom ng alak. Ayaw mo, fine, then tell me kung bakit ayaw mo silang kasabay kumain para tigilan na kita, susubukan kitang intindihin. Because they are the reason why Harleen died, they are the reason why my fiancé cheated on me, Harleen died saving them in that burning house, I saw my ex-fiancé making out with random guy, now, tell me, Nika, kung ikaw ba ang nasa sitwasyon ko, hindi ka ba magagalit sa kanila, Marco snapped. No, she answered, hindi ako magagalit sa kanila, dahil unang-una, hindi ko sinabihan si Harleen na iligtas ang buhay ko, pangalawa, hindi ko sinabihan ang ex-fiancé mo na lukohin ka, it's their choice and not your parents' choice, she snapped back. Pagak na tumawa si Marco, hindi mo alam ang sinasabi mo Nika, hindi mo alam, pag-iling nito at uminom ng alak, Harleen is my first girlfriend, ayaw ni mommy at daddy sa kanya, si Judy. Alam kong may ginawa rin sila para lukohin niya ako. Pero tinanong mo ba kung bakit ayaw ng magulang mo kay Harleen, tinanong mo rin ba kung totoong may ginawa sila kay Judy para lukohin ka, mahinahon na niyang tanong? Umiling si Marco, no, I never asked them, gago, ang lumabas sa bibig niya, akala ko ba matalino kang tao, she asked, napailing siya, nagagalit ka na hindi mo alam ang dahilan nila. Malakas ang pakiramdam ng isang magulang, Marco. Umayos ng upo si Marco, hindi ganoon kadali ang lahat, Nika, madali lang kung alam mo kung paano gawan ng paraan. Wala kang alam, doon naubos ang pasensya niya, sa mga salitang lumabas sa bibig mo ay masakit yun para sa mga magulang mo. Sinisisi mo sila sa kasalanang hindi naman nila sinasadya. Mabuti sa'yo at ganoon lang ang pinagdaanan mo e sa akin, itinuro niya ang sarili. 10 taon lang akong naging masaya kasama ang magulang ko. Nagunahang tumulo ang luha niya, namatay si mommy dahil sa cancer. Mula nang mamatay si mommy, nagbago si daddy, naging last and go, muli siyang nag-asawa na pera lang naman ang habol sa kanya, akala ko magkakaroon na ako ng kumpletong pamilya pero nagkamali ako, sinasaktan nila ako, sampal at tadyak ang dinanas ko sa madrasta at stepsister ko. Mas lalo pa yung lumala nang namatay si daddy, hindi pa sila nakontento, tuloy-tuloy ang luha niya. Pinambayad pa ako ng utang ng madrasta ko na 2 milyon sa'yo. Marco looked at her with guilt in his eyes, nagmakaawa ako sa'yo na kulang na lang ay lumuha ako ng dugo pero hindi mo ako pinakinggan, pinagpasalamat ko na lang na mayroon akong kaibigan na siyang tumulong sa akin, bumalik ako sa bahay pero pinalayas ako ng mag-ina. Dahil hindi daw ako nababagay doon dahil marumi na ako, dahil sa nangyari sa akin na isip kong tapusin na lang ang buhay ko, ipinakita niya ang laslas niya sa kanyang pulsuhan, lumaki ang mata ni Marco. Mabuti na lang at hindi ako namatay dahil kung nangyari yun, nadamay pati ang 3 buhay na wala pang muwang, naisip kong ipagpatuloy ang buhay ko, minsan iniisip ko na sana buhay si mommy para hindi nagbago si daddy, sana masaya at kumpleto kami, at sana rin hindi ito nangyari sa akin, ngayon, sabihin mo sa akin Marco. Wala ba akong alam, Marco, mabuti sa'yo at puso lang ang kailangan mong gamutin, sa akin, I was abused physically, mentally and emotionally. Tangka siyang lapitan ni Marco pero pinigilan niya ito, alam mo ba na dahil sa ginawa mo sa akin ay gabi-gabi akong binabangunot o kaya naman ay hindi ako makatulog, parang kahapon lang nangyari sa akin yun, natatakot ako, Marco, kahit ilang taon na ang lumipas hindi mawala sa puso at isip ko ang takot. Mabuti na lang at hindi ako nabaliw dahil sa mga nangyari sa akin.
Pinunasan niya ang kanyang luha, "I'm sorry, hindi ko alam na ganun ang nangyari. Isa lang ang hiling ko na kailanman ay hindi na matutupad, sana buhay pa ang mga magulang ko para hindi ito nangyari sa akin. Ngayon, paano kung sisihin kita kung bakit binalak kong tapusin ang buhay ko? Paano kung sisisihin kita kung bakit muntik na ring mamatay ang triplets dahil binalak kong tapusin ang buhay ko? Ngayon, sagutin mo ako, ano ang mararamdaman mo kung isisi sa'yo ang lahat ng sinasadya o hindi mo man sinasadyang ginawa? Nika, wala na ang magulang ko pero ikaw nandyan pa sila, masakit mawala ng magulang, Marco, sana huwag kang magsisi kung huli na ang lahat, iniwan na niya ito. Bahala na itong mag-isip sa mga sinabi niya, nasabi na niya ang gusto niyang sabihin. Marco looked at his wife who's looking outside the plane's window, sunod niyang tinignan ang triplets na tahimik na nakaupo sa kabilang side ng eroplano, walang umiimik sa mga ito, tahimik na nagbabasa ng libro si Marco Beatrix, Marco Janus is busy taking pictures of his two brothers with his camera, and Marco Troy is playing games using his phone. Napabuntong hininga siya, hindi siya sanay maingay ang mga ito lalo na kung si Marco Janus at Marco Troy ang magkasama. Alam niyang narinig ng mga ito ang mga away nila kagabi. Nagpabalik-balik sa isipan niya ang mga sinabi nito sa kanya kagabi. Hindi niya alam na ganoon ang dinanas ni Nika and he feel guilty, kung tutuusin siya ang dahilan kung bakit nawalan nito ng dignidad bilang isang babae. Siya ang dahilan kung bakit binalak nitong tapusin ang buhay nito at kung nagkataon ay nadamay sana ang triplets. Pakiramdam niya ay parang ang bigat ng kalooban niya, ganito na ang pakiramdam ng misisi, ganito rin ba ang nararamdaman ng mga magulang niya tuwing sinisisi niya ang mga ito tungkol sa mga nangyari sa buhay niya. "Nika, don't talk to me," she said in cold voice. He sighed, "I'm sorry, sorry can't change what already happened. I know, I didn't know na ganun ang dinanas, don't mention them," putol nito sa sasabihin niya. "Sorry," hindi nagsalita ang asawa niya at nanatili itong nakatingin sa labas, they are in his private plane going to Manila. Nakaupo naman sa dulo ang mga bodyguards nila, but Angelo is sitting in front of them. "Nika, please, talk to me," Nika sighed, patamad itong tumingin sa kanya, "I'm still mad at you kaya pwede ba, huwag mo muna akong kausapin dahil baka masampal lang kita." He sighed, hindi niya sinasadyang mag-away sila kagabi, he just snapped and said those hurtful words to her, nagsisisi siya kung bakit siya uminom ng alak, kapag kasi nakainom siya ng alak ay nagiging prangka siyang tao, wala siyang pakialam kung masasaktan ang taong kausap niya o hindi. Ano ba ang pwede niyang gawin para mawala ang galit nito? "Give her flowers, that's old school, chocolates? Old school too, date, same, ano ba ang pwedeng gawin?" Sumandal siya sa kanyang kinauupuan, bigla tuloy siyang nagkaroon ng problema, pero, sumulyap siya sa asawa, he sighed, kailangan niyang gumawa ng paraan para mapatawad siya nito. Alam niyang mahirap itong suyuin pero tumayo siya at lumipat ng upuan sa tabi ng triplets. "Daddy, hindi pa ba kayo bati ni Mommy?" tanong ni Marco Troy, itinigil nito ang pagbabasa. Umiling siya, "Ayaw nga akong kausapin ng Mommy niyo, eh," sabi niya. "Hayaan niyo muna si Mommy, Daddy," sabi ni Marco Beatrix. "Huwag niyo po muna siyang kausapin, kapag galit po kasi si Mommy ay ayaw niya ng makulit," Marco Janos said. "Kaya hindi po kami nag-iingay, kapag hindi na po galit si Mommy ay siya na po ang kusang lalapit at makikipag-usap," sabi naman ni Marco Troy. Napangiwi siya, kahit naman hindi galit si Nika ay hindi siya nito kinakausap. "Daddy," sinapo ni Marco Troy ang mukha niya, "bakit po kayo nag-away ni Mommy kagabi? Naririnig po namin ang sigawan ninyo." He smiled, "It's an adult stuff, Marco Troy," tumango ito. Nang mak-ababa ang eroplano ay agad silang bumaba, pero hindi niya inaasahan na maraming mga taga-media ang sasalubong sa kanila. Agad na pinigilan ng mga bodyguards nila sa pangunguna ni Angelo ang mga taga-media sa paglapit sa kanila. Ipinalibot niya ang braso sa baywang ni Nika, and he felt her stilled, but he guided her towards the van waiting for them. They thumbs up, "Yes, Dad, we're fine, good." Nang makarating sila doon ay agad na binuksan ni Mang Isko ang pinto ng van, Mang Isko is their family driver, agad niyang pinapasok sa loob ang mag-iina niya. "Umalis na tayo, Mang Isko," "Yes, Master," agad nitong pinaharurot ang van palayo sa airport, nakasunod naman sa kanila ang mga bodyguards.
Daddy, bakit po marami ang mga tao kanina sa labas ng plane? Tanong ni Marco Janos. Bakit po sila pinipigilan ni na Kuya Angelo? Marco Troy asked. Si Marco Betrix lang ang hindi nagtanong, he sighed. Paano niya ba sasabihin sa mga ito kung bakit sila dinudumog ng mga taga-media? Tumingin siya kay Nika and she sighed. It's an adult stuff, triplets, okay, mommy, and he was thankful na hindi na nagtanong pa ang mga ito. Nang makarating sila sa hasyenda ay nauna si Angelo at binuksan nito ang malaking gate. When they entered, nakita niya ang pagkamangha ng mga anak niya, sa harapan ng hasyenda ay may malawak na green grass, sa daanan ay may fountain sa gitna. He looked at his wife and he just saw blank expression, wow, the triplets said in unison. It was a fiberglass mansion, mas malaki ito kaysa sa mansion ni Marco sa Ilocos, siguro nasa tatlo itong palapag, namangha siya pero hindi niya ipinahalata, dinaanan ng van ang fountain na nasa gitna hanggang sa makarating ito sa main door ng hasyenda. Daddy, are we going to live here? Narinig niyang tanong ni Marco Janos. Yes, Marco answered, the triplets shouted in glee. She saw Angelo walk towards beside the van door and opened it. Welcome to Osorio's Hacienda, young masters, ani Angelo sa triplets, and to you, Madam Nika, tinanguan niya lang ito, nauna nang bumaba ang triplets. Let's go, sabi ni Marco, inilahad nito ang kamay, pinag-iisipan niya ba kung tatanggapin niya ba ang kamay nito o hindi, pero kinuha ni Marco Betrix ang kamay niya at ipinatong sa kamay ni Marco. Marco Betrix smiled while his two brothers grinned. Napailing na lang siya, inalalayan siya ni Marco habang pababa siya ng van. Pagpasok nila sa hasyenda ay nakita niya ang mga kasambahay na nasa gilid ng living room, lahat ay tumingin sa kanya, some of them are curious and some smiled at her, sa tingin niya ay nasa 15 ang mga ito including the boys. I am glad na sabihan kayo ni Manang Kuring para sa araw na to at alam kong nandito na kayong lahat, everyone, this is my wife, Nico Rivas Osorio. Hinawakan nito ang bewang niya, nginitian niya lang ang mga kasambahay, nakita niya ang iba na nagbulungan. And our kids, Marco Betrix, Marco Janos and Marco Troy, ngayon niyo lang sila nakilala dahil tumira sila sa Ilocos, I hope you will respect them the way you respect me, and you know what will happen if you dare to disrespect them, Marco said. Yes, master, the maids answered in unison, Nika, baby, this is Manang Kuring, the head housekeeper. Pakilala ni Marco sa isang medyo may edad na rin na babae. Kinagagalak ko kayong makilala, Madam Nika, sabi nito. Ganoon din po ako, nginitian niya si Manang Kuring. Everyone, you can go back to your work, sabi ni Marco. Agad naman na nagsialisan ang mga kasambahay at bumalik sa kanilang mga trabaho. Do you want to rest or roam around the hacienda? Tanong ni Marco sa kanya. I want to rest, hindi ako sanay sumakay ng eroplano. Okay, let's go to see the master's bedroom and of course, the triplets room, excited na wika ni Marco. Really, Daddy, we have our own room, yes, Marco Betrix. But we want to have only one room, Marco Janos said. I know, your room is next to us with three separate beds. Napatingin siya sa hagdan, saan ang master's bedroom? Tanong niya, second floor, napatango siya, thanks God. Marco chuckled, come on so you can rest, nauna nang umakyat ng hagdan ang mga anak nila, habang umaakyat ng hagdan ay hindi niya mapigilan na ipalibot ang tingin sa loob ng hasyenda, there are chandeliers hanging in the ceiling, everything in this mansion screams wealth, expensive set of leather sofa, never in her life she experienced this kind of life, but he is expensive paintings and vases, she that rich, huh? Gaano ba kay aman ang isang Marco Osorio, Marco have private plane, expensive cars and many other expensive things, she sighed, bakit pakiramdam niya ay nanliliit siya sa kanyang sarili. Nika, are you okay? Napukaw lang siya nang hawakan ni Marco ang kamay niya, napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Slowly, she entwined their fingers, mukha naman nagulat ang lalaki. I'm trying to be close to you, I'm hoping na mawawala na ang takot ko sa iyo. Ngumiti ito, so I can do this, bigla siya nitong hinalikan sa noo. Nagulat siya sa ginawa nito pero hindi katulad noon na natatakot siya at kinakabahan.
Alam niyang unti-unti nang nawawala ang takot niya dito pero sa tuwing nasa malapit niya ito ay bumibilis ang tibok ng puso niya. "Hindi ka na ba galit sa akin?" Marco asked, napailing siya, "Nakalimutan ko na pero pinaaalala mo pa." He sexily chuckled, "Mommy, ba't na po kayo?" tanong ni Marco Janos. "It's obvious, Marco Janos," Marco Beatrix said, nagkatinginan lang sila ni Marco. Huminto si Marco sa tapat ng isang pinto, he opened it, "This is your room, triplets." They shouted in glee and excitedly went inside, sumunod naman sila ni Marco pero pinone siya nitong pumasok sa loob. "The wall is painted color blue, it was a cool color, actually, malawak ang buong kwarto. May dalawang shelves sa gilid ng kwarto at puno yun ng libro." Alam niyang para yun kay Marco Beatrix dahil mahilig itong magbasa ng mga educational books, may nakalagay rin na table dito at may lampshade. At the other corner, may desktop na nakalagay, alam niyang para ito kay Marco Troy dahil mahilig itong maglaro ng mga online games, and the other corner is table and chair, maraming nakapatong doon na sketchpad and drawing materials, para ito kay Marco Janos since mahilig ito sa photography at magaling mag-drawing, may lampshade naman na nakalagay. Sa gitna ay may tatlong kama, carpeted ang floor at may chandeliers pa na nakahang sa kisame, there is also a set of sofa. Sunod niyang nakita ang mga gamit ng triplets na nasa gilid, aasikasuhin niya ang mga ito pagkatapos niyang magpahinga. "Nagustuhan niyo ba?" tanong ni Marco. "Yes, Daddy, thank you po." "I love you, Daddy, I love you too, triplets," he messed their hair and kissed their foreheads. "Wala bang I love you, si Mommy?" she asked. "I love you, Mommy," the triplets kissed her on the cheek. "I love you too, triplets," magpahinga na kayo, okay? "Yes, Mommy," lumabas sila sa kwarto ng triplets. "This is the master's bedroom," sabi ni Marco nang tumigil sila sa tapat ng isang pinto na katabi ng kwarto ng triplets. Binuksan nito ang pinto at pinauna siya nitong pumasok sa loob. "Nagustuhan mo ba?" tumango siya. "Yes, the wall is color white, it's her favorite color and there's a chandeliers hanging on the ceiling, may nightstand at set ng sofa, may dresser set din." Tumaas ang kilay niya nang makita niya ang mga pambabaeng gamit, like makeup and other feminine things. Tumingin siya kay Marco. "Don't tell me na ikaw ang gumagamit ng mga yan." Marco looks horrified. "Hello, no, I bought that for you." Mas lalong tumaas ang kilay niya at itinuro ang sarili para sa akin. Marco nodded. "Ay, nagkamot ito ng batok, I actually search at the internet, hindi ba mahilig naman kayong mga babae sa mga ganyan?" Napailing siya, "Not all but, okay, I'll try to use it." Mukhang nakahinga ng maluwang si Marco. "I also bought some clothes for you, it's in the closet, even the kids. Titingnan ko na lang mamaya, magpapahinga muna ako dahil napagod ako sa biyahe, hindi ako sanay sa biyahe." Humiga siya sa kama. "Okay, ikaw din, magpahinga ka," aniya sa lalaki. Ipinikit niya ang mata. "Yeah, I feel tired too." Naramdaman niyang lumubog ang tabi niya at naramdaman niya ang braso ni Marco na pumalibot sa...